Actually, hindi ako nag-start ng mag-vlog sa Writing to Exhale. I started with sa labas ng Mandaluyong. Marami nagtanong sa akin, bakit daw sa Mandaluyong? Kung talaga daw bang taga-Mandaluyong ako? Hindi po, taga-Oriental Mindoro po ako. Nabanggit ko lang po yun kasi nakabasa po ako at na-inspire ng isang vlog na kaya nag-join na rin po ako sa vlogosphere. Ang inspiration ko po ngayon ay marami sa inyo na siguro nakaalam, si Jess Lau. he made vlogging so seem so easy. Tapos araw-araw nandun ako sa vlog niya. Sabi ko, pag ganito pala, pwede na rin pala mag-vlog. Yung comment na yun, hindi in a derogatory sense. Ibig ko lang sabihin, yung connection with readers at saka yung sense of helpfulness na fino-foster niya sa vlog, yun ang gusto kong magic na ma-i-transfer sa aking salabas ng Mandaluyong. Tapos, hindi nagtagal doon, early this 2009, nanalo ako sa vlog contest, kaya nabigyan ako ng sariling domain. At sa nailipat yung vlog spot. Come on. Nalipat yung vlog ko sa web hosting. Kaya gusto ko rin pasalamatan sa pagkakataon ito. Ang nagbigay sa akin ng panibagong vlog si Rocky J. Tayaba ng web vlog Zone. At gusto ko rin pasalamatan ang una kong naging best friend sa vlogging, si Yatot. Where's Yatot? Marami pa pong tao na nagbigay ng kulay sa araw-araw kong pagbablog. Ang grupo ng Jedi Vloggers. Ang nanay-nanaya ng Jedi Vloggers, si Miss Jenna Isle. Ang mga bagong kaibigan at kakilala, sina Ray Rombawa, si Vlogista, si Third World Geek, si Jong Med, si Lyle, at saka yung yep. Copy-paste lang daw doon sa rest.